Bakit tayo na 0-3? Bakit takot ka ba sumagot? Tatatakot ka ba? Sabi ni Coach Yeng Yao, house. Kasi maninibago ka talaga eh. Oo. Ano yung perspective sinagot mo? Sinagot ko na yung tanong mo. Tama na yun, Roman. Yung coach mo, binubo ng mga tao. Paano paniniwalaan ng player yun, diba? Tulog sa kanya. Ba't di ka nagalo? Ba't di ka kinuha sa FIBA na mag-announce doon, no? Hey, so mga ka-amazing, ni-request nyo yung ambush interview kay James Yap. So tatanungin natin siya kung bakit tayo natalo or ano yung perspective niya, kung ano yung pwede nating i-improve sa Pilipinas team natin. And syempre, yung mga request nyo na mga questions, itatanong natin kay James Yap. Hindi niya alam na tatawag tayo. Minsan busy po. Titingnan natin kung sasagot siya. Syempre, consular ka ng San Juan, then may practices pa sa PBA games niya. So hopefully, sumagot siya. So let's go! I-ambush video call natin yung James Yap at tanungin natin ang mga amazing questions. So let's go! Welcome to my YouTube channel. Guys, 24 more minutes. Hi guys! Welcome to my channel. Ngayon, pupunta tayong Pesaro. Ngayon, pupunta tayo sa bar. Parang coffee shop nila. Bar ang tawag kasi nila dito. So, punta tayo, bili tayo ng bread, mga croissant, pang breakfast. Malamig dito. Mga ka-big game, malamig. Hello! Boy, ang itim mo! Ang itim mo! Ha? Siyempre. Busy ka? Siklista. Hanip, ang siklista. Masama ako pagka na-set up natin yung headquarters natin. Pinapa-question sa'yo, ikaw ang nirequest sumagot daw. Ready ka na? Ito gago. Ambush interview mo? Ang sabi daw kasi ni Coach Yeng, siyempre coach mo yun, di ba? Iwan na daw tayo sa basketball sa international level. So ano ang perspective ng James Shep sa ganun? Ikaw pinapatanong eh. Yun ang nasa comment section natin eh. James Shep daw, tanongin ko. Eh di eh. O go. Ano yung hawak-hawak mo? Anong hawak? Ito yung GoPro. Ano? Naka-record ka. Ayan. Iwan na daw tayo sa international level. So ano nga yung masasabi mo doon sa James Yap? Bakit takot ka ba sumagot? Tatatakot ka ba? Binisan mo! Hey, totoo naman talaga kasi hindi tayo exposed sa international. So feeling mo kulang tayo? Kailangan natin more competition sa international. Ganun naman yung basketball eh. Kung hindi ka sanay sa larong international, hindi ka talaga masasanay. So kaya kailangan talaga ma-expose sa laro ng international. Ikaw, Philippine team ka before eh, di ba? Oo. So ikaw... Eh, kasi maninibago ka talaga eh. Oh, ikaw as James Yap. Ganun naman yung competition dito sa Philippines. Iba yung competition sa international. Ikaw, sa James Yap, gano'ng ka-importante ang preparation ng Philippine team dapat pagka mag-international game ka? Eh, dapat mahaba yung preparation, hindi lang yung 2 months, 3 months. Kailangan maglagay na talaga ng core. Yung talagang expose ka talaga sa laro. Kasi tayo kasi, di ba, gano'n naman eh. Kung kailan yung may tournament, ano, doon lang mag-perform ng team. Hindi ibang team sa international, sa Europe, matagal na magkakasama yung mga Core sila, no? So yun ang advantage nila. Ikaw, ang James Shop, bakit tayo yung na 0-3 sa home court natin? Kasi syempre, best of the best na natin, pinadala natin dyan eh. Tapos may NBA caliber pa tayo na Jordan Clarkson. Pero ano sa palagay mo yung naging plus? Bakit tayo na 0-3? Magaling na ako magtanong, di ba? Ang galing ko na magtanong, di ba? Maganda nga yung sila Kiefer, tsaka sila mga naglaro ng Japan kasi at least exposed sila sa mga ganong laro, di ba? Iba kasi laro natin eh. Iba yung rules ng PBA, saka iba yung rules ng FIBA. Tayo, ang ina-adapt natin yung NBA rules, di ba? Naka-timeout ka, haba hawak yung bola. Pagka nag-inbound ka, pwede ka rin mag-timeout. Ang daming rules na iba eh. Dapat pala, hindi ko sinagot to, ano? Ambush interview pala to. Sang-ayon ka ba na
Yung PBA natin, i-adapt natin yung PIBA rules. Oh, pagkakalang ko, ginawa natin before. Bakit binago? Actually, hindi ko naabutan yun kasi 2009 ako. 12 minutes na yung playing Hindi ako nagkakamali. Parang in-adapt natin yun before. Parang ginawa natin. Hindi ko sure. Pero naabutan parang, mo? Parang naabutan ko yun. Oh, eh. Sure, dapat sa international yun ang kasi yun ang pinaka main point mo. For me ako, nung isa experience ko, nung naglaro ako as Philippine team player, Talagang maninibago ka sa laro. Kasi syempre, ang kalaban mo nun, malalaki na. Diba? Ang tatangkad. Hindi lang matangkad, mabibilis, athletic. So magugulat ka talaga. Kailangan more playing. Kumbaga more time sa ganong competition na masanay ka sa larong malalaki yung kalaban, tapos mabibilis. Ganun. Kasi dito sa atin, almost ano lang naman, diba? Mas wala namang ganong katangkad na mabibilis. Mga 6'8", 6'9", pero pag ang laro, wing, diba? Sayang, may nagko-comment din sa comment section natin, sa PBA Moto Club natin. Hmm. If may pick game shift daw na shooter, wala daw sana siguro, magiging shooter naman sila. Siguro time lang talaga, hindi nang pumapas. Diba? Pero, well, kaya nga, hindi nga tayo sanay sa ganong laro. International. So, how about yung ano? Nandun yung gigil, nandun yung pressure, nandun lahat eh. Mm-hmm. Diba? How about yung ano? Yung players na relaxed. Yung big man na nakaka-shoot outside, malaking factor dapat yan sa international eh. No? Eh, ganun naman talaga. Nawala. Na ngayon, eh. Hindi, nawala ganun yung Rani De Locampo natin. Malaking bagay sana ngayon. Kasi may Jordan Clarkson ka. Pag nilagyan mo ng Rani De Locampo na papasahan niya sa labas na big, para pahihelpin niya yung big, maglilibre si Ranidel. May 3 points tayo na big man. Actually, yun naman na talaga yung ano ngayon. Kumbaga, trend ngayon. Kumbaga, yung big man nakakashoot sa labas. Mm-hmm. Yung may shooting sa labas. Yun naman talaga na ngayon eh. Kung titignan mo mga NBA ngayon, yung mga big man na tumitira sa labas. Mm-hmm. Yung mga, especially European, di ba? Mm-hmm. European talagang 7-footer, 6'9", tumitira sa labas. So, kailangan natin yun. Actually, tama ka. Tama ka naman na kailangan meron itong big man na nakakashoot sa labas. Para luluwag yung depensa. Last na, last. Bago ka matulog. Oh, tama na yun. Hey, last. Merong umiikot na ano, kasi ang ginamit natin sa previous international game natin si Justin Brownlee. Tapos, pumasok sa eksena yung NBA caliber. Siyempre, pipiliin talaga natin yun. Pero, meron tayong what if. Kung si Justin Brownlee yung tinuloy natin, ano sa palagay mo ang mangyayari? Baka nakaisa tayo o 0-3 pa rin? What you think? Hirap ba? Mahirap. Pero, ang nakikita ko lang naman kasi sa laro ni Justin Brownlee, more on team player. Kaya nga, nakakaikot yung bola. Sinabi mo kanina yung preparation, di ba? Eh, nagpe-prepare tayo. Justin Brownlee kasama natin. Biglang, nung malapit na yung PIBA, nag-Jordan Clarkson tayo. I think may effect yun. If sinasabi mo na kailangan ng preparation pagka international game. Well, siguro meron yun. Oo, naka-effect yun. Tulog ka na. Pero pwede magsalita talaga, eh, no? Kasi wala ka naman na... Ay, ano mo na? Yung kailan PBA games nyo? Kailan start ng PBA? Wala, mag-start na ng practice October 2014-15. Okay. Oh, galingan mo ah. Basta tanda mo, full support kami sa'yo. Ikaw, ano masasabi mo doon? Saan? Bakit binabaliktan mo yung tanong? Masasabi mo sa... Ako ang host dito ah. Kay Justin, saka kaya no? Hindi, pinili ko na nga si Justin Brownlee dahil naging teammate ko nga. Ako kasi, ang analogy ko dyan, feeling ko naman may sistema yung Philippine team natin kasi andyan din si Team Cone eh. Andyan din si Coach Jungoy Chico. Piling ko pinasukan nilang sistema, ang problema, yung Jordan Clarkson, NBA caliber ka, gusto kong bitbitin tong team na to. Gusto ko akong gumalaw, ako yung mag-create, ako yung mag-isolation. So, nanonood na lang yung mga teammate niya. Natatapakan mo yung head coach mo ngayon na hindi ka mapagalitan dahil paano mo papagalitan yung Jordan Clarkson? Ano, sabihin, huwag ka mag-create, sasabihin mong ganun kay Jordan Clarkson. So, piling ko nga may ano eh. Kaya ni Coach Jordan, pagsabihan. Kaya niya yun. Kaya niya yun. Pero bakit isolation pa rin tayo all the way? Kasi gusto, alam mo naman sa sistema ni Coach Shot, ganun talaga yung sistema niya. Yung parang walang ano, walang play. Parang, pero may play. Parang feeling mo lang wala. Parang yun ang... Driving kick siya. Ganun? Driving kick, back and roll. Tapos continue open. Tira. Parang ganun eh. Hindi. Pero yun ang sabi ni Coach Yeng. Yun nga yung sinabi ni Coach Yeng na iwan na tayo sa basketball internationally dahil
ang international which nagwo-work pass pagod na yung defense sa katitira. Ano, sa totoo lang ganoon naman talaga dati pa eh pag nasa experience ko. Ganoon talaga maglaro yung mga international, more on passing sila. So tayo more on isolation pa rin, di ba? So baguhin natin, no? May chance pa tayo eh. Actually, may chance pa yung Philippine team natin maka-Olympics. Yan ang pangarap natin mga players yan, di ba? Ikaw? Ano, may hirap din kasi mag-comment eh. Kasi, syempre, oh, naman. As a player, yun ang nakikita natin. Pero as a coach, iba rin yung experience ng coach, di ba? Mm-hmm. Alam din nila ang ginagawa nila. Pero, syempre. Ganun talaga. Basta, at the end of the day, win or lose, dapat as one tayo mga Pilipino. Manalo matalo, susuportahan natin yung Philippine team natin. Kasi parang soldier natin yan eh. Pinadala natin sa gera. Tapos before mag-start, ibubo natin. Parang mali naman yata, di ba? Talaga? Oh, before nang start nung Italy game natin, tinawag lahat ng mga players, isa-isa. Pagkatawag kay Coach Chot, nagsigawan yung buong Araneta ng buo. So nagulat si Jordan Clarkson. So, paano ka mamamotivate yung pati mga players na yung coach mo, binubo ng mga tao. Paano paniniwalaan ng player yun, di ba? Dapat magkaisa talaga. Win or lose. It's the country we choose. Tama? Ito, napansin ko na sinanood ako. Tingnan mo yung mga ibang country, yung mga fans nila. Oo. Oh. Paano mag-cheer? Naka-costume pa, may paint pa yung mukha. Naka-costume. Doon sa country nila, bago sila siguro pumasok sa isang game na country nila yung pinapanood nila, alam na nila yung teacher nila. Siguro binibriefing sila, di ko alam eh. Kasi yung titignan mo, sa, ano eh, pare-pareho sila mag-cheer sa ano nila, sa team nila. Ang ingay talaga, di ba? Non-stop ingay. Tama. Tingin ko, kailangan natin meron tayong ganun. Meron tayong drums or meron tayong alam natin ang kung ano yung cheer. Animo, Lasal, tapos sa Ateneo, one big fight, yung mga ganon? Mga ganon, no? Mga ganon, di ba? Para pagka nagra-run tayo, gilas, may mga ganon, no? Oo, ganon. Dapat alam lahat ng kababayan natin. Pwede, gawa natin. Kasi pag nakita mo, yung iba talaga, napansin ko, grabe talaga sila. Right from the start, first quarter pa lang, sobrang ingay na nila. Pero, alam mo yung kinas. Ang mentality ng ano, yung tayo kasi, nag-iingay lang tayo kung matatambakan tayo, tapos hahabol tayo, doon na tayo mag-iingay. Tama. Kulang. Diba, alam yun? Knowing na tayo yung pinaka-basketball-oriented sa buong Asia. So, gano'ng ka-importante sa James Cup yung crowd? Makakabawas ng number, pagod? Ha? Nababawasan yung pagod mo, or... Oo, nabawasan yung pagod mo. Nakakatulong ka ba? 6 months kayo sa loob. Second wind. Lumalabas yung second wind, no? Oo, tsaka nakakatulong dahil 5 against 6. 6 against 5, di ba? Dapat marunong. Meron tayong isang cheer. Actually, nabanggit ko na rin kay ano ito eh, kay Boss. Boss MVP. Sabi ko, Boss, masyadong tahimik tayo pag ano, pag... Lalo nag-host pa tayo, di ba? Exactly. Tama. Makes sense. Yun ang nakikita ko nung first time kong nanood nung Gilas against Angola. Ikaw, ina-ambush mo ako ha. Dapat binibrief mo muna ako. Hindi. Walang ganun sa atin. Kaya nga gustong-gusto tayo ng mga tao. Dahil totoo tayo. Walang script. Kung ano talaga yung nararamdaman mo, pwede mo sabihin. Pagka may sinabi ka na makakasakit sa kapwa mo, pero alam, makakatulong sa kanya. Ba't di ka nag-ano? Ba't di ka kinuha sa FIBA na mag-announcer, no? Naghihintay lang naman kami. Gusto mo paingayin ko yung crowd? Ako ang magpapaingay? Gusto mo ako? Ba't ka na yata papunta eh? Gusto mo ako ang magpapaingay? Ba't di mo papalitan si Coach Richard? Oo, pagka malapit na mag-retire si Coach Richard, malapit na yun. Analyse yun. Pwede, why not? Oo, di ba? Wala na tayong ginagawa eh. Ganun ang datingan mo ngayon eh. Tayo naman kasi, binibigan natin ng, ito yung PBA Moto Club natin, ito na yung way natin para makapag-interact tayo ikaw sa mga fans. Ikaw na next na din. Oh, talaga, ina-analyze mo yung mga ano eh. Why not, James, no? Why not? This is Rico the Dean. Sige na, natulog ka na. Sama ka si Ping doon sana eh. Oh, nanood ng gaya. Nagmi-miss call sa akin eh. Tawagan ko daw siya mamaya. Lalabas daw siya ng insight din. Ikaw ang bread and butter ng PBA Moto Club natin. Nakaabang lang kami sa'yo. Kaya nga eh. Puro alis ka eh. New Zealand. Tapos Dubai. Tapos Bahrain.
tapos US, tapos Australia. So, pending pa naman yung iba. Alright? Nakasupport ka. Kaya mo ba, Papa? Kaya mo pa eh. Hindi. Kaya pa lang one game sa PBA eh. One game lang? Hintay mo ako. Thank you sa time. God bless sa'yo and stay amazing. Amazing. Amazing.